Alam nyo ba paano mag-detox ng katawan? Tapos natin, tapos po ng abusuhin, tapos kumain ng hindi healthy, paano ba ang 10 ways para malinis ang katawan natin? Tingnan natin na napakahalaga nito. So, actually, kung nababasa nyo yung mga one-day detox, I think hindi ito na yung mga one-day. Kailangan matagal-tagal to, tuloy-tuloy natin gagawin. Number one, kailangan iinom tayo sa umaga ng warm water. Yan talaga pang detox. Pwede rin lemon water, isang baso, dalawang baso sa umaga. May tulong yan sa digestion, lalo na lemon water, mas nabubusog, at nababawasan, naaalis yung mga dumi sa katawan sa pag-ihi natin sa umaga. Number two, syempre papalitan nyo na yung pagkain natin. Imbis na hindi healthy na breakfast, puro lang kanin, puro lang tinapay, yung healthy natin ngayon, kailangan mas marami ang protina. Okay, so may itlog, may isda, ito, may avocado, may kamatis. So, more protein, more healthy fruits and vegetables sa pagkain sa umaga para mabawi lahat ng mga hotdog at tosino na kinain natin. Number three, kailangan mas malinis na yung kakainin natin. Damihan ng gulay, damihan ng lean protein, chicken, fish, eggs, lahat yan. Tapos, babawasan na natin yung mga processed foods. Yung nasa lata, yung mga noodles, di ba? Soft drinks, lahat ng mga unhealthy versions, yung puro matatamis, puro maalat, puro junk food, papalitan natin na mas malinis. Gawin nyo at least 2 weeks or 1 month. Number 3, kailangan galaw-galaw yung katawan. Pilit yung mag-exercise. Hindi naman kailangan pumunta pa sa gym eh. Pwede sa trabaho maglakad-lakad na mabilis, mas malalayo. Pwede umakyat baba ng hagdanan. So, pag bumilis ang heart rate mo, gaganda yung blood flow mo, mapapawisan ka, mas maganda. Mas gagana yung katawan natin. Number 5, maganda daw medyo twisting. Oo, kadalasan kasi pa nakaupo tayo, hindi na tayo gumagalaw. Yung spine natin, hindi na gumagalaw. Kaka-computer, kaka-cellphone, di ba? Yan na lang ginagawa. Kaka-drive, nakaganito na lang. Kulang tayo sa pag-twist. Pag nag-twist tayo, may tulong yan sa back pain. Mas hindi sasakit yung likod natin. At pag nag-twist, gaganda yung galaw ng bituka. Yung mga intestines, mas gagalaw, mas madudumi ka, mas gaganda yung bowel movement. So, try twisting to relieve tension and aid digestion. Siyempre, ang pinaka-detox, juicing. Eh. Paminsan-minsan, pwede kayong mag-juicing. Kami, favorite namin, pwedeng may apple, shake, carrot, orange, banana. Tapos, mas maganda, konting syrup lang o 20% syrup lang o huwag mo nalagyan ng syrup. Mas natural yung fructose, yung tamis. Mas maganda. Huwag mo nadagdagan ng puro asukal. So, maraming halo pwede sa juicing. Gaganda pa yung pagdumi nyo. May mango, may banana, pwede orange juice, pwede strawberry. Kung anong halo ang gusto mo, pwede palagyan ng mga pipino, celery stalk. Number 7, breathing exercise. Napakaganda. Hihinga lang po ng malalim. Tapos magpo-pause. Tapos, yung pag-exhale dapat mas mahaba. Yung paglabas ng hangin, mas matagal. Kung kaya mo nga mag-inhale ng 5 seconds, matagal. Pigil ka ng 4 to 5 seconds. Exhale ka dahan-dahan ng mga 7 to 8 seconds, mas maganda. Mas mabagal, makikita mo mawawala yung anxiety mo, yung nervyos, yung tension, yung stress, mawawala. Pati tiyan mo kakalma. Number 8. Ito, sarili ko tong style. Tingin ko malaking tulong ang massage pang detox. Akala nyo lang, tingnan nyo lang ha. Pag namassage yung likod, napakaganda. Mababawasan lahat ng sakit sa likod. Pag namamassage yung paa, tingnan nyo to. Kung may manas kayo sa paa, tapos minamassage, mapapansin nyo. Kami, lagi kami nagpapamassage. Eh. Pag habang minamassage ka, 1 hour massage, maiihi ka ng marami. Kasi lalo na kung may manas ka, kung may manas, tapos yan, dinidiinan, yung mga tubig na nakaipon dito sa paa, pupunta yan sa katawan, sa dugo, pupunta sa kinis, maiihi mo lahat. Mafe-feel mo ihi ka. Ayan, pati sa ulo, may massage. So, ito po, napakaganda. Reduce muscle aches and pain, lessen stress and depression, bawas manas, baka manas sa paa, sa tuhod, pati sa likod,
Pati yung pag-ihi, pag-dumi, maganda. Kasi nagagalaw yung katawan mo eh. Naaalog yung tiyan. Tsaka nare-relax yung muscle. Hindi ka ma-accident, ma-injure. Number 10, i-detox ng cellphone natin. Maraming pag-aaral. Makarinig lang ng beep, ng message o chat. Na-stress na yung tao. Dagdag na ng 30% stress eh. Kaya kung pwede, kung di naman kayo doktor or busy na laging may emergency, maganda naka-off sa gabi. Pwede nyo i-off sa gabi, sa umaga nyo na lang i-on para tahimik. O naka-silent siya, pwede. So, pag nagbawas-bawas ka ng cellphone or 2 hours bago matulog, wala na tingin-tingin sa cellphone, sa umaga na, good for mental health, emotional state. Yan o, marinig mo lang yung phone mo, nagre-ring, ano ka na, nararattle ka na, hindi ka na makatrabaho. Detox your brain and your phone. Siyempre, pagdarasal and meditation, relaxation, daydreaming, yung talagang relax lang, pumunta sa magandang lugar or mag-imagine lang na magandang lugar. Reduce anxiety. Bawas irritable bowel syndrome. Bawas post-traumatic stress disorder. Marami nagagawa. Quiet time and prayer. Bawasan ng stress, bawasan yung goal sa buhay. Ito po ang 10 ways para mag-detox tayo. Pwede po natin i-try ito. Share po natin sa ating kaibigan. Salamat po.